Umiiral na ang gun ban simula ngayong araw bilang paghahanda sa unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga nakalatag na ring checkpoint sa ilang lugar sa Quezon City bilang dagdag seguridad. Balitang hatid ni James Agustin. Twenty-four oras na kabantay ang mga miyembro ng District Mobile Force Battalion ng QCPD sa bahaging ito ng batasan San Mateo Road, boundary yan ng Quezon City at San Mateo Rizal. Mas hinigpitan ang checkpoint na bahagi ng latag ng seguridad para sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Pinapahinto ang mga motorista. Hinahanapan ng driver's license sa mga nakamotorsiklo. Mas maigi yun para ano? Para na check ng maayos kung nakarehistro ba talaga yung motor na ginagamit. Okay. Mas okay ito sir kasi ano eh, na-check nila kung may mga nakaw na motor, ganyan. Para sa mga safety na rin ng mga iba. Kaunting abala at bahagyang bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Pero naiintindihan naman daw ito ng mga motorista. Okay lang po yan. Lalo na sa aming mga taxi, minsan makapagsakay ka ng hindi masasama ang loob. So, di mas maganda yung ganyan na may nag-checkpoint. Plainview Doctrine ang pinatutupad ng mga otoridad sa checkpoint. Ibig sabihin, visual search lamang ang maaari nilang gawin sa mga motorista. Meron tayong tinatawag na police operation procedures. Alam po ng mga kapulisan natin yan na bawal po yung pababa. So, titingnan lang kung ano ang loob ng sasakyan, bawal po magalungkat. Pinapa-iral po namin yan sa aming mga checkpoint. Nagsasagawa rin ng checkpoint ang mga police station ng QCPD sa iba't ibang lugar na bahagi ng kanilang anti-criminality operations. Karaniwan daw itong tumatagal ng 2 oras. Tulad ng checkpoint sa Barangay Balong Bato. Ligtas kami pag mga ganito, may mga checkpoint para iwas sa mga masasamang loob. Umiiral na rin ang gun ban ngayong araw at tatagal hanggang July 27. James Agustin, GMA News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.